Magkaharap tayo kay General Batalya sa Recon 9 sa araw na ito. Kung ano man ang kanyang desisyon, kung ano man ang mangyari, iiwan natin ang lahat sa kamay ni Allah. Isa lamang ang magiging desisyon ng General na yon. Ang buksan ng demanda laban sa akin. Alisin ako sa aking pagkapulis. Ibilang ko ako si Maynila. Kailan pa man hindi ako aalis sa lugar na ito. Sa Sambuanga, halos ako nakakita ng unang liwanag. Dito! Dito! Magdidilim sa akin ang lahat! Rizal anak, kasama mo akong haharap sa general na yun. Matinang apat mong kapatid. At ang tapat mong mga tauhan, kung magiging mainit ang usapan at magiging mapusok ka, maraming madadamay. Ama! Aba! Para sa akin, wala akong kriming ginawa. Gusto ko lamang mabuhay kung kaya ako pumapatay. Ako ang tatabunan nila ng lupa. Kaya hinila ko sila sa hukay. Ganun pa rin yun sa mata ng batas. Parin pa rin sa ustisya si Batalya. General Eduardo Batalya. General! Hindi ko kailangan ng kanilang batas at hustisya! At hindi ako takot, General! Ako, ang apoy at hangin na Sambuanga. Hangin na magduduktong sa kanilang hininga kapag itinuring akong kaibigan. Apoy na tutupok sa kanilang katawan kapag ako'y naging kalaban. Si Kuya pumasok na Recon 9 na wala armas. Alam ng Kuya Rizal kung anong kanyang gagawin. Walang armas? Maraming armas sa Recon 9. Sa aking mga anak at mga asawa. Sa palagay ko, Ama, ito na ang huling araw ko sa mundo. Thank you.
Kuya Abdul. Kuya. Dito sa checkpoint, papatayin kapatid ko! Ha! Sino pumatay sa kuya ko? Sino pumatay sa kuya Abdul ko? Tuhan, dinilindor ka, Tuhan! Tuhan! Uubusin namin kayo! Dalhin siya sa bahay! Kuya. Isa lamang ang napatay ninyo sa mga kapatid ko. Isa lang! Marami pa kayong papatayin! Pero hindi nyo magagawa! Handa kami! Handa ako! Mag-iigante ako! Mag-iigante kami! Ikaw, Idris, huwag mo akong pakialaman. Humilos ka. Gumawa ka ng paraan para makatulong. Mayor, pinangangalagaan ko lang kayo. Anong pinangangalagaan? Kalaban ko kayo lahat. Sige, bilis! Bilis kayo! Bilis! Sir. Orefe, napasyal ka. Sir, what's so grim about? The news about Climaco's death? Yeah. Alam ko, sir, madali kayong magalit sa ganyang bagay. Jesus. This long-haired mayor is a good man. He doesn't deserve a gruesome fate like this. Ilang opisyal na lang ng gobyerno ang matitino sa panahong ito. Sumumpa si Climaco na hanggang nakapwesto si Marcos, hindi siya magpapaputol ang buhok. So the hairy vow stayed. But so unfortunate. Bullets are more powerful than scissors. What's in question here are not bullets nor scissors, but the whole rotten system. Hindi nahawak ng militar ang Zamboanga ngayon. Every square foot of land and water is controlled by goons and political warlords. Sir, itong suspect, si Rizal Ali, sa tingin niyo, siyang pumatay kay Climaco? We don't know yet. But I can't imagine a law enforcer assassinating an honest government official. This Rizal Ali, hindi ako naniniwala ng ordinaryong patrolman lang yan. He must be something else. Bilisan niyo! Bilisan niyo! Dali! Dali! Wala pa kaming dalawang purito!
Bakit? Ninenervous kayo, no? Sila ng parani, hindi rin parehas. Saan pupunta siya sa kanya? Ang tayo, yung balik lang. Alam kawa-kawa. Si Rizal Ali ito. Oh. Susuko ko. Kaya tigil nyo ng pambubomba ninyo. Sayang lamang inyong pulbura. Lalo lamang maghihirap ang ating gobyerno. Oo, susuko ko. Pero sa isang kondisyon. Na yung kaibigan ko, na si Colonel Wanson, ang siyang dadampot sa akin. Wala na iba. Oo. Sige. Son? Yes. Sir, ikaw lang maaaring pumasok. Wanson, Cornel. Akala ko'y bibigoy mo si Ali. Tumawag ka raw sa kampo at hiniling mong makausap ako. Marahil kung hindi ako tumawag doon, maaaring dulog na kami ngayon dito. Kung hindi ka susuko, baka mangyari yon, Rizal. Susuko kami sa inyong mga pisi. Pero hindi sa mga Marines. Hindi bubuhayin ng mga yan ang mga Muslim na katulad namin. Makararating ang misahe mo sa headquarters. At titinan ko kung anong may tutulong sa'yo, kaibigan. Usap sa iyo. Hindi ko sinabing makalalabas ka pa. Sumisira ka sa usapan! Ginagawa mo akong hostage! Sir, sabi mo ginagawa akong hostage. Hindi na bagay sa iyo to, di ba? Kung ako kayo nasa kampo at nakikipag-usap sa iyo ngayon, makalabas pa kaya ako? Gusto ko lamang, habang ako'y nakikipag-negosyasyon sa iyong general,
sumali ito. Gusto kong makausap si General. Sabihin mo sa kanya na hostage ko ang aso niyang si Colonel Watson. Sir Ali, sir traitor! Hindi ako traitor! Kayo ang traitor sa batas. Wala akong kinalaman. Wala akong kasalanan sa pagpatay kay Mayor Cesar Climaco. Susuko lamang ako. Kung susumpa ka, General, kay Patron Man Rizal Ali ng Zamboanga Police Force, naiharap mo siya sa korte. Kapag hindi ko tumupad, parurusahan ka ni Ala. Nag-alis sila sa pang-hostage mo sa akin. Wala akong nagawa. Mapawalang sala ka man sa pagpaslang kay Climaco. Sa ginawa niyong pagbabarikada, panunugat, at pagpatay sa mga marines at mga sibilyan, nararapat lamang na makulong ka sa resto ito ngayon. Ngayon, hindi bukas. Wala akong balak na magtagal sa kulungang ito. Ano mang oras, maaaring magsalubong kami sa iisang landas. At tinitiyak ko sa iyo para silang mga asumbahagang buntot na iiwas sa akin daraanan. Sana. Ano man ang mangyari, magkaibigan pa rin tayo kapag nakita mo ako sa daan. Bakit hindi? Kung gagawa ka ng paraan na makalaya ako at ang aking mga kapatid, sampul ang aking mga kamag-anak. Wala akong magagawang tulong sa iyo, kundi ang ipa-under custody kayo habang sinisiyas at ang kaso niyo sa korte. Rizal, kung nais mong manatiling pulis, sana maintindihan mo ang tunay na kahulugan ng kabayanihan. Watson. Minsang ibinigay ko na ang aking buhay para sa isang kabayanihan. Ikaw, PFC noon. Ako, Patrolman. Kasi mga wiring nito eh. Alin man sa mga alam ni Magalang, maray sumabog. Sasambulat ang buong munisipyo. Masyado ka magkwento. Silabas na kayo. Maiwala kami ng bomba rito. Kahit papalo, hindi nervyoso ito. Sige na. Sir, kung ano nangyari? Pinalabas kami ni Ali. Ano ba? Hindi ka maaaring galawin. Hindi maaaring basta putuli ng iyong mga alambre. Tumatakbo ang oras mo. Sasabog ka raw eksakto alas 12. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Sumabog ka na.
Alas 12 na. Hindi pa sumabog. Mga bata, tignan natin kung ano nangyari. Madali. Yes, sir. Bilis. Masasayang ang katapangan mo, Rizal. Makakarating sa itaas ang ginawa mo ito. Hindi ko ba natatakot mamatay, Rizal? Ang takot mamatay. Takot umalap kay Ana. Ngayon, koronel ka na. Ako, patrolman pa rin. Pangalan? Abu. Kiram. Jabar. Yusuf. Yusuf? Pwede kayo umalis. Wala kang nakita, wala kang narinig ha. Sige. Kayo ang mga testigo laban kay Rizal Ali, hindi ba? Di ba? Ha? Pwede na kayo tumakbo. Takbo! Takbo! Takbo na! Wala nga kaming matibay na ebidensya. Pero hindi marupok ang akusasyon na nakapataw sa'yo, Rizal. Alam mo yun? Puro mga testigo laban sa'yo ang tatlong pinatay. Tiniente, hindi ka mapupromote sa klase ng investigasyong ginagawa mong yan. Eh, walang linaw naman yan. Walang linaw yan, puro tantya lang yan. At saka, bakit ba pag may pinatay? Ang Kuya Rizal at kami kaagad ang pinagbibintangan ninyo. Pare-pareho lang naman ang mukha natin ah. Maaari din naman tayo maging mukhang kriminal. At maaari din tayo maging mukhang mabait. Katulad nito, kahapon na siya sumama sa amin. Baka pati siya pag inalaan nyo. Mas mukhang kriminal to. Ano sa tingin mo, Tiniente? Hindi ako pumatay sa tatlong yon. Pero hindi ko itatanggi sa'yo kung may titistigo sa kasong hindi ko lamang ginawa. 10 beses akong papatay. 10, Tiniente. Logro Gis. 10. Tama lang talaga. Nakakusahan ka ng multiple murder. Hindi ko problema yon. Pero magbibilang kayo ng bangkay. Oh, Mayor. Good afternoon, Colonel. Good afternoon. Busy? Good afternoon, Colonel. Consel. Good afternoon. Mabuko kayo. Oh, arma natin. Halos hindi namin malaman kung paano ka namin papasalamatan, Colonel Batalya. Di ba? Oo. Magmula nung madistino ka rito, halos lahat ng kaguluhan ay nawala. At bilang alkalde, gusto ko namang magbigay ng pabor sa'yo. Isang pabor lang ang pwede mong ibigay, Mayor. Ang maging tahimik ang bayan ninyo. Hindi sa pamamagitan ng militar, kundi sa matinong pamamalakad ninyo. After all, civilian authority must rule over the military. Nasabi ko na, halos nawalis mo na lahat ng NPA dito. Even the political goons, private armies. Tahimik na ang bayang ito, Colonel. Sir, may gulo sa buwan, sir. Nagkabarilan. May mga patay na at may mga sagutan pa. Hindi pala mga NPA at tulisan. Ikaw ang malaking problema ng bayan mo, Mayor. Oh, hindi na mga manok ang nagpapatayan sa buwan mo. Bakit nakapako pa yung puwit mo riyan? Baka gusto mo sumama.
Let's go. Sugatan. Bakit kailangan tayo magpatayan? Tayong mga Pilipino. Bakit hindi niyo isuko ang inyong ideolohiya? Matagal na panahon na. Matagal na panahon na. Policeman. Yan ang gusto nilang itawag sa akin ngayon. Layas sa serbisyo. Bakit? Ano ba inaasahan nila sa akin? Ako? Na maging tapat sa akin tungkulin? Gayong oras-oras, araw-araw, inaakusahan nila ako ng krimen? Hindi ako katulad ng aking nakatatandang kapatid. Patino! Nakuha niya ang ranggong tingyente. Pero ano nangyari sa kanya? Mismong sa checkpoint ng military, siya pinatay! Ilang hakbang lamang ang layo sa bahay ni Klimako. Kaya lang pinatay si Mayor. Ako ang napagbintangan. Kayo! Kayo! Tayong lahat! Sira ang ulo nila. Mula ngayon, bahala na. Basta mananatili tayong pulis. Gagawin natin ang lahat para mahigitan natin
yang mga nakatatasan langgo sa atin. Hindi man si servisyo, sa kabuhayan, yayaman tayong lahat sa pamamagitan ko. Sasakupin natin ang Zamboanga, lupa at tuwig, sibilyan at militar. Ating purini ala si Ali! Sa amin, nagkukripot kayo. Kung makapangyarihan si Aras sa lahat, sino ang Diyos na Zamboanga? Sir Ferrali! Dito siya kami! Sir Ferrali! Ay, kita! Sir Ferrali! Nakuha ko na info. Napromote sa pagka-general si Eduardo Batalla. At ang balita ko sa RICOM 9, eh, lalo daw itong magiging mabagsik at estrikto. December General. Sip-sip. Sip-sip siguro kaya na-promote. Pag nakita ko, sabihin ko sa kanya. Pag-stricto siya. Doon lang siya sa eskwelan magturo. Parang professor eh. Ha, kapatid? Kabisado ko siya. At alam mo, siya na mismo nag-ahantad ang mga plano niya para sa akin dito sa Zamboanga. Kung nabili mo raw ang mga opisyal na narito, itong si Batalya, hindi mo kayang tapatan ng pera. Mayo, patapang ang salita ng General Lair. Masyado nang maiingay mga kalaban. Kailangan pa ba siya? Katulad din siya na ibang general na destino dito sa Zamboanga. Sa simula, matapang ang dila. Kaaway sa simula, matuwa pa sa huli. Kailan pa nila tatanggapin na dito sa Zamboanga, mas mataas ang rango ng isang pulis kaysa isang Brigadier General? Ha? Patrolman Rizal Ali? Ba'y mas mabigat ka ron? 5 stars lang sila eh! Ikaw 6 stars! Dito sa Zamboanga! Ha? Kapatid, isa ka sa maingay. Sa panahon na to, ang bibibig ng tao ang nagsasalita. Tandaan mo, dulo ng baril ang pinakikinggan ngayon. Para sa akin, masakit sa tenga ang pangalan ni Batalya. Kuya, ano sa tansya mo? May isang ibon na nagsalita. May personalin daw ako ni Batalya. Pinalipad kong pabalik ang ibon sa kanya. Dala rin ang mensahe ko. May personalin ko rin siya. Gera kami. I'll make myself very brief. And I want you to listen carefully.
Naririto tayo para linisin ang Sambuanga. Weed out the bad elements. We'll show them that we mean business. Ipakikita natin ang puwersa ng militar. Our first objective is to get Rizal Ali. Kung sa loob ng opisina ito, nakarating na ang kamay ni Ali, may kasapakan na siya. Kaya kung sino man yun, may panahon pa siyang umalis. Hindi ko kailangan ng taong nakatago ang mukha. Only dogs hide their faces. Tutunasin ko ang batalyon yan. 10 araw pa lang siya dito sa Kawa-Kawa. Paralisado lahat ng barter trade dito. Mga bangka ko. Walang operasyon. Ayun, nakagrahin lahat. Tuda sa akin ng batalyon yan. Mula nang mapwesto yung batalyon yan, pilmi ko narinig sa'yo na tutudasin mo si Amin, ha? Oo nga, madalas mo sabihin yan. Sa 10 araw pa lamang siya rito nagiging general. Hindi siya abutin ng 20 araw. Tuda siya. Ay, Rizal ko pala. Ako nga. Rika, makilala mo ko. Rizal! Rizal, wag! 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 Rizal, wag! Ay tayo! Katunayan nga, papatay ko si Batalya. Para sa'yo, itanong pa sa mga bata mo. Yan ang atraso mo. Lagi mo na lamang sinasabi, napapatay mo si Batalya. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin banda ang lahat. Kung bunga nga mo, lagi mong gagamitin. Unang papasok sa katawan mo, bala ng baril ni Batalya. Huwag, Ali! Ali, huwag! Rizal, huwag mong tuluyan. Bata ko yan. Malaki na pakinabang natin sa kanya. Hindi ko na gusto makilabang ka dyan. At isa pa'y bata mo pala siya, no? Pakasal na kayo. Batel, aming general, salamat at pinagbigyan mo ang imbitasyon ni Abu Bakar. Anong hilingin mo, Mr. Abu Bakar? Tungkol sa negosyo mong ilegal? Kung noong hindi pa ako general, kakontra mo na ako. Ngayon, matatapos ka na. Yan lang ang mensahe ko sa iyo, Abu Bakar. Kaya ako pinagbigyan ng imbitasyon mo. Kaibigan, hindi ako hihiling. Ako naman ang magbibigay sa iyo. Para sa pagkakataas ng rango mo. Kung naging kriminal ako tulad ng amo mo, naghiwalay ng ulo sa katawan mo. Sabihin mo sa iyong Panginoon, hindi niya kayang suhulan si Batalya. Ang tinatapatan niya ng pera ay ang presidente ng Pilipinas na nagbigay sa akin ng rangkong general. At kahit nakawin ni Rizal Ali ang lahat ng kwarta dito sa Sambuanga, hindi niya kayang bilhin si General Batalya. Abu Bakar, ito ang tandaan mo. Huwag mo akong susuhulan ulit. Kung hindi, sasaksak ko ito sa lalamunan mo. At kapag nalulun mo na, susundan ko ng granada para sumabog yung bituka mong punong-puno ng kahayupan niyo. Batil!
Cafe Ibon na nagbulong sa akin. Napagod na raw ang iyong katawan. Gulo na ang iyong isip. Kaya sa baril, nagpapalipas ng oras. Si Batalya. Hinahamon ako. Hinahamon niya ang apoy at hangin ng Sambuanga. Rizal, naniniwala ka ba sa katapusan ng mga taong nabubuhay sa baril? Sa isang pulis na katulad ko, hindi ko alam ang katapusan. Pero sa katulad ni Batalya, nasa baril din nabubuhay. Tiyak ang kanyang katapusan. Sasabitan siya ng medalya. Paano kung si General Batalya na nga ang hangganan mo? Ali, papano? Papano ako ang ating mga anak? Bawal mamatay, Sir Sal Ali. Sinong bubuhay sa mga maiiwang ko? Tatlong asawa. 18 anak. Hindi ako mamamatay. Magkakalit si Ala. Sa kamatayan mo? O sa dami ng maiiwanan mo? Nagkakalit ka? Nagseselos? Wag. Hindi pa kita nakikita na maging asawa ko sila. Mula sa'yo, kailan naman, wala na akong mata para sa ibang babae. Purihin ka ni Ala. Purihin ka. Hello? Hi. Ayan. Tatlo na. Next promotion, star. I know. Congratulations, Colonel Batalya. Pero, Duardin, hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot ako sa pagkakataas sa rango mo bilang isang colonel. O, bakit? Mas malalayo na ang destino mo eh. At mawawalan ka na ng oras sa amin. Evelyn, sino bang hindi nanabig? Kaya lang, hindi pa tayo kasal. Lagi ko na sinasabi sa'yo, number 2 lang kita. My duty is my wife, my number 1. Pero pag nag-retire na ako, ikaw na ang number 1 ko. No number 2s, no number 3s. You'll be my one and only. Kailan ka naman mag-retire? After 30 years, pag sawa ng number 1 ko. Yes! Paano ba yan pa? Kala na kita! Oh, pamili ko soft drinks! Oh, daig na talaga kita pa! Dapat lang. Dahil anak ka ng isang general. Samantalang ako, anak lang na isang magsasaka. Pa, ba't pala ko narinig sa inyo yan? Yun ang totoo. Kaya pagbutihin mo. Because one day, you're gonna follow my footsteps. Dahil... Ako anak na isang general at ikaw anak na isang magsasaka. Okay? Okay.
Okay. Ay. Sir, I'm catching a plane for Manila today. Kaya ikaw na muna ang bahala dito, Abe. May importante kaming okasyon ng pamilya ko. Sir, I think this is of utmost importance. What is it? Galing kay General Montaño. A New Year's gift. I was ordered to revive the case of Rizal Ali in his cohorts. Matagal ko nang hinintay ang araw na akong usig sa Muslim niya. Sir, there goes the plane and the all-important family occasion. They can wait. Hello? Yes? Sandali. Dwarding, dumating raw abogado ni Rizal Ali. Papunta na ako. Major Refe, you go ahead. Tell him I'll be there in 5 minutes. Basahing importanteng dokumento para sa mga kliyente ko, General. Hindi na ako magpapaliwanag. Imposibleng hindi pa kumanta ang mga ibon ninyo tungkol dito. Kapatid na Idris, kung mainit ang ulo ng General, kailangan magpakainahon si Rizal. Walang maaaring makialam kapag isang batalya at siyang ali nag-uusap. May kautusan mula sa higher headquarters na muling bubuklatin ang lahat ng mga kaso mo, Ali, at ng iyong mga kasamahan. Multiple murder, frustrated homicide, serious physical injuries, grave threats, extortion. Baka mapagod ka pa. Sawa na akong marinig ang tukol sa kaso ko. Ano ngayon ang mangyayari pagkatapos mong basahin yan? Tatanggalin ka bilang pulis. Ikaw at ang mga kasamahan mong kasangkot sa kasong ito. Ikukulong kayo sa stockade. At ikaw, Rizal Ali, dadalhin ka sa Maynila. Ididetain ka sa Camp Crumming. Patayin mo muna ako, General. Lahat pwede kong tanggapin. Alisin mo ako sa pagkapulis. Halukayin mo lahat ang mga kaso ko. Ipiit mo ako dito sa lahat ng kulungan sa Zamboanga. Pero andalhin mo ako sa Maynila at ibilanggo mo ako sa Krami. Hindi ako papayag! Hindi! Hindi! Rizal. Rizal, huwag ka magalit. Papag-uusapan naman ang lahat eh. Sir, bakit kailangan dalhin pa ang asawa ko sa Krami?
Napakalaki naman ang Sambuanga. Maaari siyang litisin dito. Parusahan. Jocelyn, hindi usapan ang mga babae ito. Tumabi ka. Sir. Abe, may masamang mangyayari dito. Hindi naman siguro. Relax ka lang. Utos sa akin ito mula sa itaas. Hindi ko inimbento ito. Maunawaan sana ninyo ang aking tungkulin. Patayin muna ako dito. Bago niyo ko tali sa klami. Mesa ng general na sinusunto mo. Kieral, gusto mo, Ali? Kieral? Sa Tauso, General. Kahit babae. At hinamon mo ng gera. Hindi tatanggi. Sabihin mo, Jocelyn. Sabihin mo sa General Layal. Sige! General. Sa Tausug, babae man, hindi tatanggi sa gera kapag hinamon. Tradisyon ninyo yan. Ayokong pakialaman ang paniniwala ninyo. Ayokong manako. Pero hindi rin ako nagpapasako. Hindi mo kaya si Ali Batalya. Nasa Sambuanga ka, hindi sa Maynila. Bago mo ako mapalayos dito, tanggalan mo muna ako ng mata, ng paa, kamay. Walang pwedeng tumakot kay Ali. General ka lang. Maaring Diyos ka ng Sambuanga. Pero hindi mo masasakop ang loob ng opisina mo. At lalong hindi mo kayang takutin ang isang katulad ko sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Kriminal ka lang! Kung iyan ang desisyon mo, isa lamang ang masasabi ko sa iyo, General. Kung dadalhin mo ko sa Maynila, kailangan patayin muna ako. Ngayon. Sige. Major Refe, where are the other two? Kasama ko ni Major Doria. Ali, huwag! Tata, Castaro,
Kakabahin kita kapag binigay mo sa akin to. Ibutok mo! Ah! Ollie! Jocelyn! Ali. 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 Jocelyn. Jocelyn. Dadali natin siya sa ospital. Kumuha ka ng sasakyan. Dali! Paano tayo makakalabas yan, Jack? Papatayin tayo ng mga sundalo. Ako bahala. Hindi tayo magkalaban ngayon, Ali. Kailangan ng asawa mong tulong ko. Sundalo lang ang pwedeng makalabas dito. Ali! Ali! Ali, huwag mo iwan. Samahan mo ako. Samahan mo ako. Huwag ka matakot, Jocelyn. Hindi ka paano. Wala mangyayari sa iyo. Mabubuhay ka. Huwag ka matakot. Samahan mo ako, Ali. Mahal na mahal ka ni Ali. Bubuhayin ka, Tala. Ali. Ali, samahan mo ako. Ali! Ali! Ali, wag! Wag! Padalya, kapag namatay si Jocelyn, 10 beses kitang papatayin, pati ng pamilya mo. Tuan, anong gagawin natin sa general yan? Tsaka nandudumugin tayo ng mga sundalo yan. Kasim, hindi lamang siya may sundalo sa Recom 9. Kung may sasaklolo sa kanya, meron din sa atin. Allahu Akbar! Malahu Akbar! Ano na ang mangyayari sa asawa ko? Paano ng asawa ko at ang iyong general? Ma'am, gusto ko nang pasukin yung opisina pero ayaw nila eh. Kailangan daw malaman muna ni General De Villa ang pagkaka-hostage kay Sir. Sa Maynila pa yun eh. Baka mapahamak siya. Paano pagpatay nila ang asawa ko? Kalaban siya, ma. Kalaban si Papa. Ma'am, hindi na muna ako aalis dito. Kailangan i-secure ko ang area. Mahirap na eh. Maraming tauhan si Ali. Baka isa pa kayo sa mga target niya eh. Allahu Akbar! Bawat bala nyo, hindi dapat masayang. Kailangan bumuo sa katawan ng kalaban. Oh. Dilipasan nyo, sa labas! Magkontay kayo! Inasundong ba ang iyong mga sundalo, General? Mga traitor! Sinong kahihaya sa kanilang katraitoran? Mga sundalong dapat sa likuran mo. Ngayon nakatuon ang kanilang mga sandata laban sa iyo. Aminin mo na ba, Tanya, na nagkabalikan ang taong kakalabanin mo? Mga sundalo lamang sipsip sa iyo ang mari mong payukuin at pasaluduhin, pero hindi si Rizal Ali at ang kanyang mga tapat na alagad. Ikaw siya! Matapang ka nga, Rizal Ali. Kailangan pang igapo sa mga kamay ko. Kailangan pang itutok ang mga armas ninyo. At kailangan pang gamitin itong mga baboy mo! Baboy? Matapang ka nga.
Rizal, tila nito ang dapat tanggalin. Juan, kailangan ko pa ang buhay niya. Nagkakagulo ng mga tao sa labas. Ano gagawin natin, Rizal? Maging maingat tayo sa oras na ito. Kontrolado ko ang mga tao ko. Pigilin din ninyo na huwag gumawa ng maras na atbang ang mga akrabik ninyo. Kapag nagtsaka kayo, pasukin kami rito. Kagkakamatayan tayo. Tinitiyak ko sa inyo, unang malalagutan ng hiniga, si General Batalya. Ano pa ginagawa mo rito, Abenda? Maaari ka nang umalis. Tinitingnan ko pa rin ang ating mabuting sama. Kaya binibigyan kita ng kaligtasan. Hindi kaligtasan, Rizal. Hindi yun ang kailangan ko. Makalayaan namin. Yun ang ibigay mo. Hindi mo dapat ginawa ito sa isang general, Ali. Sa iyo, isa siyang general. Sa akin, isa siyang kaaway. Inuulit ko sa iyo, Abendan. May oras pa para makaligtas ka. Huwag mo sayangin ang oras na yan. Lumabas ka na. Hindi mo alam ang kahulugan ng katapasan, Rizal. Hindi ko may iwanan ang aking general. Abendan, walang bayaning buhay. Pero sayang, Abendan, hindi mga tao itong karap natin. They're a bunch of animals. Sir, hindi kita kayang iwanan. Umalis ka na. That's an order. Sa unang pagkakataon, I'm disobeying your order, sir. Ninyo ng negosasyon. Dalhin sila rito. Senador Arasol, General De Villa, General Fidel Ramos, at si Speaker Mitra. Sa kanila lamang ako makikipag-usap. At sa mga nakikinig dito, huwag niyong isipin na napakasamang tao ni Rizal Ali. Marami bang mas higit na masama pa kaysa sa akin? Naalala pa ba ninyo? Ang 25 pisig recruit na nilaso ng isang opisyal ng kustable
ang galong kasamaan ay hindi kanyang gawin ni Rizal Ali. Ang hinahalap ko lamang ay katarungan ang mga kasalanan binibintang nila sa akin ay hindi ko ginawa. Gusto nila akong hirap sa ustisya samantalang ang pangalan kong kapatid na walang awa nilang pinatay na dalaban nila sa suskado ang kriminal? Hindi! Anim na taon na ngayon, kasamang nabubulok ng aking kapatid ang hustisya para sa kanya. Nasaan ang batas ngayon? Kayo ang magsabi. Alawak mo! Alawak mo! Alawak mo! Alawak mo! Alawak mo! Manauna, para maghiwalay kayo. Pwede ba iwanan nyo kami? Huwag nyo kami pakialaman! Ayan! Bitin mo ako! Tayo! Ayaw mo, ha? Isang espesyal na kulungan para sa iyo, General. Lalaban, ha? Nangangamoy mo yung bago mong opisina, Batalya. You damn pig. Anong oras ang negosasyon, Senator Rasul? That depends on the general. Being a relative, I think he will heed my words, General Davila. And with Speaker Mitra and his persuasiveness, malaking pag-asa kung makikipag-usap ng maayos si Rizal Ali. He is a dangerous man, Senator Rasul. Ayokong mapahama kayong dalawa, hanggat maaari. Dalawang opisyal ang nasa kamay ni Ali. And time is running out. We have to take the chance. Ang aking mga mata. Buhay ka. Kapag pumikit, patay ka. Ah! Duwag! Duwag! Kakawalan ko ang dalawang bihag kung ibibigay ninyo ang aking kahilingan. Dalawang helicopter na magdadala sa amin sa islang malayo dito. At ang pagpapaalis ng sundalong Kristiyano dito sa Sabuanga. Rizal, ito'n may papangako ko sa iyo. At sa mga tauhan, bibigyan ka namin ng protective custody sa isang friendly military camp sa Palawan.
in exchange for the release of General Pantalia and Colonel Avindan. Sige na, Rizal. Pumayag ka na. Alang-alang sa akin at sa iba mo pang kamag-anakan na nasa pamahalaan. Narito naman kami upang makipag-unawaan sa inyo. Kung ano man ang naging problema mo, sana kinausap mo muna ako bago ka gumawa ng ganito. Alam mo naman na hindi ako makapapayag na magkaroon ng kawalang katarungan sa sino mang tao. Rizal, mas matamis ang hangin ng kapayapaan kaysa apoy ng karahasan. Let's talk peace and understanding. Ang speaker si Mitra at ang senadora si Rasul. Dalawang importanteng tao ang nakikiusap para sa iyo, Batalya. At ngayon, ulat naman mula sa Campo Crami, ipinahayag ng militar na hanggang ngayon ay hostage pa rin si General Arbalan at ipinagpapatuloy pa rin ang negosasyon ng mga otoridad na sibilyan at militar. Paano po sa'yo mangyari yan? Ng mga rebelde. Pag sa akin nangyari, no negotiations. No negotiations! Papayaan niyo akong mamatay! Tumahimik ka! Sandali na. Nasabi ko na sa inyo na nagkakaintindihan na tayo. Speaker, hanggang sa muli. Rizal? Lamang ang butot na tumataka, General. Saan ka pumunta, ha? Kung may papatay sa kanya, ako. Hindi mo ako kayang patayin. Duwag ka. Hindi ako duwag, Batalya. Walang nagsalita sa akin ng ganyan na pinuhay ko. Ikahiya ka ng iyong relihiyon. Hindi mo kayang pumatay ng kaaway. Dahil takot kang mamatay. Kailangan kita. Kaya humihinga ka pa. Masahol ka pa sa isang duwag. Ikahiya ka ng iyong Diyos na si Allah. Igalang mo si Allah! Tuhan, tapos na ang takdang oras na ibinigay sa atin para sumang-ayon tayo kay Mitra. Ano magiging kilos natin ngayon? Iisa lang ang magiging kahulugan nito sa kanila. Natumanggi ka sa kanilang alok. Maring gumawa na sila ng marahas na hakbang. Rizal, alam ko magiging desisyon mo ang lumaban tayo. Kami na babahala. Hindi sapat ang ating mga sandata para sa malaking pagsasagupa sa lupa, sa itaas at sa dagat. Nagkalat ang pwersa ng mga militar. Kaya nilang durugin ang kampong to, Rizal. Sariling sandata nila ang gagamitin natin laban sa kanilang pwersa. Pasukin ang arsenal at kunin ang matataas na kalibring barrel. Saligaw! Kunin natin ang bigat armas. Ito, 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 ito,
What happened, sir? Did you see the general and the colonel, sir? What happened with the negotiations, sir? We will exhaust all... The negotiation has reached a critical point. Nagtatangka ang mga awtoridad at opisyal ng gobyerno na pasukuin ng mahinusay si Rizal Ali at ang kanyang mga kasamahan sa loob ng gusali. Ngunit pati na ang gobernador ng Sulu ay nabigo. Nananatiling matatag ang pasya ng mga renegades na lumaban hanggang sa katapusan. Kapatid, wala silang balak ituloy ng negosasyon. Wala rin akong balak na makipag-usap sa kanila. Allahu Akbar! Sige! Ubusan na! Rizal, dumating ang grupo ng SWAT. Salubungin ninyo! Mga... Para kayong mga duwag na daga dyan! Umanap na lamang kayo ng matibay na pwesto! Alambyara ka mo kanan! Ilan ang nasugatan? Ilan ang patay? Palig natin. Dalawa na sugatan. Walang namatay. Sa kanila, marami. Yung SWAT, hindi makapasok. Umatras. Kayong dalawa. Lumayo kayo sa harap ko. Ito ang tandaan ninyo.
ang masugatan. Papaya. Ang mamatay, may kasalanan kay Rizal Ali. Ang tumakas, kasalanang mortal. Saan man kami magkita, sa langit o sa impyerno, kahit sa harap ni Allah, pupugutan ko siya ng ulo. Ang masugatan, babaya. Ang tumakas, kasalanang mortal. Ang mamatay, kasalanan kay Rizal Ali. Saan man sila magkita, sa langit o sa impyerno, kahit sa harap ni Allah, hihiwalay ang ulo sa katawan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! General Davila, sir, what is the latest bulletin? As of 4 p.m. today, Rizal Ali has not complied with the ultimatum to give up. Orsio, General Battaglia, Colonel Avindan has been confirmed alive, but no sign of General Battaglia yet. What about negotiations, sir? The military has told the civilian negotiators, Senator Razul and Speaker Mitra, that the point has been reached that no more favorable result can be achieved from these negotiations. They have agreed with our decision to launch an assault. We instructed Generals Cacanando and Balbas to proceed with the assault as of this time. Ma'am, nagbigay ng deadline ng military eh. Kapag hindi sumuko si Ali, aatak ang mga Marines mga alas 4 ng hapon. Kanina may humingi ng gamot, pagkain at damit para sa asawa ko. Buhay pa si Duarding. Pero paano pag sa malaki ng ating mga kawal? Ma'am, taktika lang yun ng mga tauhan ni Ali. Gusto lang nilang palabasing... Ma'am, gusto lang nilang palabasing buhay si Sir. Prefe. Ma'am, kayo na ang nagsasabi, ma'am. Madalas sabihin ni Sir, ayaw niyang mabihal siya ng buhay ng mga kaaway. No negotiations, ma'am. No negotiations! Oh, naririnig ko. Sabi nila. Pero hindi ako naniniwala. Hindi pa naman nila nakikita ang bangkay ng papa ko, ah. Para sabihin nilang patay na siya. Nakikita ko. Sumasambulat ang kanilang mga sandata. Nayayanig ang buong paligid ng gusaling ito. Nawawasak. Hanggang ang bawat bahagi, kumalat na lamang sa lupa. Sino ang duwag na susubuko? Ibaba ang inyong mga armas. Iniutos ko sa ngala ni Allah. Gusto kong mamaalam sa inyong lahat bago maganap ang katapusan. Ibig kong maramdaman ninyo, kayong mga laging tapat kong alagad. Sa lahat ng oras, paalam, kaibigan. Paalam, Rizal. Paalam, Rizal. Paalam. Paalam.
alam, Kira. Hindi mo mamatay si Rizal Ali. Magagalit si Ala. Iyan ang madalas mo sabihin. At naniniwala ako. Kaya ayoko tanggapin ang iyong pamamahala. Tuhan, magsaharahan kita. Wakto na ini. Pero si Rizal Ali, ang apoy at hangin ng Sambuaga, ay mananatiling buhay. Tuhan, ako magpapaalam. Paalam, Tuhan! Paalam, Tuhan! Paalam, Tuhan! Paalam! Paalam! Ayoko lang pamamaalam na may luha. Lapat ko sa kabilang buhay, sa harap ni Allah, baka magawa ko na ang awit para sa iyo, Rizal Ali. Paalam, dakilang kapatid. We have to emphasize that the government cannot compromise, never. Especially with a bunch of renegade soldiers and policemen. Hindi tayo maaaring sumunod sa gusto nila. What I am worried about is if this hostage thing will extend, the Muslim rebels might take the advantage of the situation. We must have to put an end, no matter what the cost is. We cannot afford to give our enemies a chance to capitalize on a situation. Alam na ninyo ang kahulugan nito. Laban ng kamatayan. Hanggang dyan ka na lang. Ano ginagawa mo dito? Nasaan ang gwardiya? Patakasan kami. Parehong tumakas. Pero hindi ko ginawa. Gusto kong hilingin sa iyo sa huling pagkakataon. Nakalayaan namin ng aking general. Malaya na ang iyong general. Maaari ka raw malis sa bendan. Rizal. Ilang beses ka mang tumalikot sa ating pag-uusap. Hindi mo maaaring talikuran ang ating pagkakaibigan. Natapos na ang ating pagkakaibigan nang magsimula kang maging tapat sa iyong general. Sa oras ng kamatayan ko, dakilang tauhan at kaibigan lamang ang gusto ko isama. Narinig mo. Tapat na kaibigan. Romeo Abindan. Rizal. Abindan, kung gusto mo ipakita kaibigan ka pa rin ni Rizal, tali mo ito sa ulo mo. Ah!
isang putok lang. Isang putok! Magkakaubusan tayo. Mangyayari at dapat mangyari. Isang putok lang! Sinasabi ko sa inyo. Marami nagpabaya. Lima nagkasala. Ngunit walang nagkasala ng mortal. Kumuha kayo ng lubid. Pagtali-taliin sila. Dalhin sa moske. Kuya, may impormasyon na pababagsakin nila ang gusaling ito. Sa salita! Mga ibon lang yan. Babagsakin ang mga ibon! Babagsakin! Captain Rizal! Aralin ang dikit kita, ang hina ng ulo mo, ang asintehin mo, piloto! Nasaan? Tulungan nyo.
Rizal. Mas mahalaga ka sa kanila. Kinakailangan makaligtas ka. Handa akong mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Isa akong tausog. Umalis ka na! Natatakot ka ba, Ali? Sa oras na ito, hawak ko ang iyong buhay at kamatayan. Habang dilat ang aking mga mata, buhay ka. Kapag pumikit, patay ka. Ikahiya ka ng iyong relisyon. Takot kang pumatay ng kaaway. Dahil takot kang mamatay. Masahol ka pa sa isang duwagali. Itatakwil ka ng iyong Diyos na si Allah. Duwag ka. Duwag ka, Ali. Hindi ako natatakot sa iyo! Hindi! Isa ka na lang patay! Patay! Kapatid, hindi kami kalaban. Tuan, gustong pantumayo at lumaban. Pero hindi na kaya ng iyong katawan. Pulaman at mainit. Ang dugo mo'y nasasayang ang taloy. Namuubos ang lakas. Kapatid, may panahon pa para makaligtas ka. Hindi ka namin kaya ang kisens kalagayan yan. Naging desisyon namin na ilikas ka. Dapat ka mabuhay, Rizal. Hindi ito hangganan mo. Iwanan niyo na ako dito. Iwanan niyo na ako, sabi. Mga duwag! Duwag! Lumasi kayo! Kasalanang mortal at tumaka sa isang labanan. Walang kapatawaran! Walang duwag sa mga ali! Hindi duwag si Rizal! Jamal, buhatin siya. Bitiwan niyo ako! Lumayo kayo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako, sabi! Bitawan niyo ako, sabi! Bitawan niyo ako! Kayong mga kapatid ni Rizal, huwag kayong mamamatay! Huwag kayong mamamatay! Huwag kayong mamamatay! Sumunod kayo sa utos ko! Bitiwan niyo ako! Hindi duwag ang isang tausog na tumalikod sa laban. Kung magbabalik at muling sasagupa sa susunod na araw.
sama-sama silang aakyat sa karya ni Ala. Mangyayari yun. Nakabilang ako, kapatid. Mula sa mosking ito. Hanggang kay Ala. Hindi nabigo si Rizalali. Nang tayo palaking natarugain na sa ating katawan ang kanyang katatakan. Ang mga kapatid ni Rizalali ay dugo at laman na hindi takot sa kamatayan. Bali, ma'am. Bawi tayo. Madaming sinama si Sir, eh. Quits. Sir, what is the situation now? Sir, could you give us a statement, please? Well, I think we'll have to be more careful now. Especially military officers. I know. I have the entire military behind me. You cannot just kill a general and get away with it. Hoy, alam nyo, kanina nagpunta kami sa dagat. Nakita ko si Ali, buhay. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.